ang nagpainit ng ulo ko, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pang motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may opo, may hard knuckles. Your Honor. Basta ka ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gag... Magbisiklita ka, magbisiklita ka tapos hard knuckles na hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi Kuk, po may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakapay mo pa yung pamilya mo. Ilan lamang ito sa maiinit na kaganapan sa nakaraang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senado sa pangunguna ni Chairperson Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat nauna nang sinabi na nagkaayos na ang dating pulis at ang siklista sa presinto pa lamang, hindi pa rin nagkakatugma ang kanilang mga salaysay sa nasabing Senate hearing. Mr. Willie Gonzalez, as of yesterday, alam ko hindi ka raw darating dahil meron kang sakit. At you are advised to rest ng doktor mo. Opo, pero pinili. Buti naman dumating ka, huwag ka mag-alala. Opo, maraming salamat. Hindi ka mamamatay dito. Ah, eh, bumulot ka pa nga ng baril, kayang-kaya mo yan, huwag ka mag-alala. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. Okay. Galing po ako ng trabaho. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pumreno, kundi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Andali ah. Nagsabi ka doon sa kanya ng Wala po akong sinabi. Huh? Wala po, Your Honor. Wala. Bakong mayroon man pong sigong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Hindi po. So anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pang motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Mr. Chair? Your Honor? Yes, sir. Sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron po kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suit ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves. Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may opo, may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala rin gloves. Tinatanggal. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile.
Kaya sabi ko nga, ano niya tinatanggal, oh, wala pang mobile yan, nagtututok, akma ka pang bubunot eh, oh. Hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Yung kaya ko nga i-describe po yung ano, yung guantes niya. Sige, i-describe po. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic, yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang... Yung kanan kamay mo lang daw, merong may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. So, Chair, meron din akong right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa-plus ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayuyupi yun ng bare hands lang po, Your Honor. Ah, pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, ay malakas. Mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Nagganoon ko yes yung po. Kotse mo. Naintindihan ko po, Your Honor. Pero... Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor, second incident, Your Honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapo niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin nag-respeto rin ako sa iyo. Kapwa tao kita. Nag-respeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot, out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggap yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin no ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, ako sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ako sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ako sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. So, you confirm na merong... Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Okay. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik? Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan niya? Saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, ano, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung nanggasgas? Misigado ka eh. Kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa imbisigasyon na ito, sikat ka na imbisigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, magdududa ang tao sa'yo na baka may pinapaboran itong imbisigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Katapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Which is, sa tingin ko, intensyon niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Mr. Badiola,
Intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? Actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginonggong Willie Gonzales. Pag-cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya.